Naglakad na lang ang ilang commuter matapos tuluyang isara ang bahagi ng Meralco Avenue sa Pasig para sa Metro Manila Subway Project. Bilyong-bilyong pisong pondo naman ang ilalaan para sa mga gigibayang establishmento. At live mula sa Pasig, nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, rush hour na. Kamusta ang pagbiyahe ng ating mga motorista at commuter? Julius, may mga pasahero at mga motorista na hindi pa rin alam na ngayon na pala na isasara itong bahagi ito ng Metro Meralco Avenue para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway. Pasado alas 11 kagabi nang isara at barikadahan ng mga plastic barrier ang north at southbound lanes ng Meralco Avenue sa Pasig. Mula yan sa harap ng Capital Commons sa Estancia Mall hanggang Shaw Boulevard. Sarado ang kalsada sa susunod na 6 na taon para sa Metro Manila Subway Project. Kaninang umaga, maraming motorista at mananakay ang nagulat pa sa road closure. Bakit nakasarado yung kalsada? Yun ang namin. Kaya nagtataka ako bakit nakasarado. Yan pala, may construction pala. Dito ba yung yung hinuhukay? Oo, sir. Dito. Saan ang umpisa? Doon sir, hanggang 250 meters hanggang doon. Hanggang doon? Si Mang Rolando, dahil sarado na ang daan, ang ending, naglakad siya ng mahigit 200 metro papuntang EDSA Show. Pero okay lang daw, lalo't ikagiginhawa naman ng marami kapag natapos na ang subway. Pero may ibang mananakay na hindi natuwa sa mahabang lakaran. Bahala rin, pagka ganito, pagod na kami, dapat kaysa maglakad pa, dapat paglabas na namin sa office, sakay na kami, ngayon maglalakad pa kami. Kung tatahakin kasi ang mga alternatibong ruta, 1 kilometro rin ang layo ng iikutan. At kung maaabutan ng traffic, aabot sa 15 hanggang 20 minutos ang biyahe. Yan ang inalmahan ng ilang jeepney driver. Ito, traffic agad. Pag dito kami, hindi naman traffic eh. May dagdag yan sa diesel. May dagdag na konsumo sa diesel yan kasi ikot kami pag medyo malayo rin po eh. Imbis kasi na dumaan sa Meralco Avenue, papuntang Shaw, ang mga tradisyonal na jeep, pinadadaan ang mga ito sa Captain Henry Javier papunta sa Danny Flores Street. Habang ang mga modern jeepney at UV Express sa Doña Julia Vargas Avenue papuntang San Miguel Avenue ang daan. Pwede rin silang lumusot sa Under Road papuntang Camino Verde. Bukas naman sa lahat ng private vehicles ang mga itinakdang alternatibong ruta. Bukod sa mga motorista at commuter, apektado rin ang mga negosyong nakapalibot sa isinarang kalsada. Naabutan nga namin ang mga empleyado ng gasolinahang ito na naghahanda na sa kanilang pagsasara. Isa kasi ito sa 20 establishmento na gigibain dahil masasapol ng Metro Manila Subway Project. Ayun lang sinabi sa amin, magsasara lang. Wala eh, walang sinabi, nalilipatan eh. Tiniyak naman ang Department of Transportation na mababayaran ang mga tatamaang negosyo. Sa ilalim ng 2023 proposed budget, nasa 26 billion pesos ang gagamitin para sa mga maapektuhan ng buong proyekto. Sa ngayon, wala pa rito nakapwestong anumang heavy equipment gaya ng dambuhalang boring machine na gagamitin sa paghuhukay. Pero sinimula na ng mga tauhan ng Meralco ang pag-inspeksyon sa mga tatamaang linya ng kuryente. Julius, sa ngayon ay pinapayagan pa itong mga kapatid natin na makapasok. Ito yung mga naglalakad lamang dito sa isinalang kalsada habang hindi pa nakalatag yung mga heavy equipment. Sa dali naman po tayo ng traffic, dito sa bahagi ito, ito po yung papunta ng Pasig, ng Taguig, maging doon sa alternatibong ruta. Ngayon, heavy to moderate na yung sitwasyon. Samantalang ito naman, sa bahagi ito, ito yung tagos ng EDSA patungo ng Maynila ay light to moderate na yung sitwasyon. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon.